Welcome back, welcome back. My name is Hbom. Usually hindi ako gumagawa ng mga back-to-back na mga reviews, pero naglabas ng kanta si Jyoti. Jyoti, Papa Jo. Kid Rabis, Uto Uto. So, medyo excited akong gumawa ng review para dito. Tsaka napakaraming nag-request nito. Naglagay ako ng poll sa YouTube page ko kung ano yung gusto na lang i-review ko. Either ito or yung kay Smug na kanta or both. Pero ito, 90% ang napanalunan. So, upsahan na natin. Ready na ba kayo? Ako ready na. Ito, upsahan natin. Huwag natin patagalin. Game! Kita at mga fans mo, yeah. Kasi ang bobo nyo umintindi, bobo. Kung wala na kaming karir noon pa, dapat pabor sa'yo hindi lugi. So, kaumpisa pa lang niya, no? Pero ang dami niya na kagad na na rebut doon sa kanta ni Smug, no? I'm assuming na tong kanta na to para kay Smug. Na rebut kagad. So, niisip ko lang, ha? Ano to, rebuttal, tapos marami pa siguro iba. Pakinggan na lang natin. Whoa, hindi lang. Run lang natin ng konti lang. Kasi dun sa kanta ni Smug, binanggit niya to na nagnakaw si Jyoti ng beat. So rinebat niya na to. So pakinggan natin yung sinabi niya. Pakuko, I speak softly na kanta, kaya bakit ba ako magpapaalam sa kanya? Napili na ba niya ang lisensya sa kumpanya? Kahit nasa galang na pinikredits, wala siya. Kaya paano mo na... Papos ko yun kasi importanteng part yun kasi yung sinabi ni Smug doon na ninakaw nila yung beat ng kanta na yon, yung Speak Softly. Kung di nyo alam yung kanta ng Speak Softly, yun yung soundtrack ng movie The Godfather. Ito yun. Kanta ni Andy Williams to, ang tawag dito Speak Softly. Ito ang soundtrack ng The Godfather, the movie. So, ang feeling ko kasi, yung kanta na yun, sobrang tagal na nung kanta na yun. And I know, pag medyo matagal na yung kanta, parang pwede mo na siyang gamitin kahit saan. So, hindi mo na kailangan magpaalam pa. Pero, binanggit ni Jyoti dyan si Bakuko, diba? Dahil sinasabi nila na si Bakuko daw ang may-ari ng kanta. So, rebut to. So, sagot kagad. Parang kaumpisa pa lang, ilang seconds lang to. 44 seconds. Apat na kagad yung na-rebut ni Joe dito sa kanta na to. Hanggang natin. Sabi, paano ka na-convince? Uto-uto naniniwala sa sabi-sabi. Pero para malaman ng mga nagtitinig, kung totoo talaga lumalabas sa iyong bibig. mabigat na bitaw yon. So ang ginawa ni Joe dito parang kung mapapatunayan mo na pag lumabas ka or sumagot ka, titigil na siya sa pag-rap. So yung ginagawa ni Joe dito, napakaangas nito. Kung natatandaan niyo yung movie ni Eminem na 8 Mile, 'di ba? So parang ginawa ni Eminem na tinira niya yung sarili niya kung ano-ano mga sinabi niya. So ang ginagawa ni Joe ngayon dito, napaka-mautak siya dahil inuunahan niya yung pwedeng sabihin tungkol sa kanya. Ngayon, pag hindi napatunayan yun, yung bintang sa kanya na nagnakaw siya ng beat,
ano, canceled kaga yun. Napakaangas. Ang malakas yung ano nun, malakas yung ano, para itaya mo yung career mo. Ibig sabihin, siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Whew. Tuloy natin. Rewind lang natin ng konting-konti. Sa pag-arap ako'y titigil na. So stop this mood, ang sabi niya ay nasa amin daw. Tama ka kaya pala kayo ay nakiisaw siyaw. Di na sila mo kaya ka nandito para sa dalawa. E di pwede na rin magdahilan ng krusada. Rewind natin, tama ba yung narinig ko? Sinabi niya ba na pwede na rin dalhin ng krusada? Dahil kasi wala namang feeling ano, wala namang dahilan na sumali si Smug, si Mike Cosa sa ano. So ngayon, nagbabang. Parang feeling ko, marami pang mga artist na sasama dito sa ano na to. So, medyo magiging masaya. Pero pakinggan ko lang ha, kasi gusto ko marinig kung talagang sinabi niyang krusada. Eh di pwede na rin magdahilan ng krusada. Tumatakapan ikaw ay Uto Uto. Tumatanda kang ikaw ay Uto Uto. Habang tumatagal ikay Uto Uto. Ano ka na habang buhay Uto Uto. Napapabilib lang ako sa ano, sa ginagawa ng Donggalo. Kasi ang dami nilang pinapausong mga words na mahirap. Alam mo yun, mahirap pantayan kasi, di ba ngayon, ang dami lang pinauso. Bonjing, unga. Ngayon, etong gawa ni Joe, ano, utu-utu naman. Tapos, talagang sinasabayan ng mga tao kasi very catchy siya, di ba? So, hangin natin. Utu-utu, habang tumatagal ikay, utu-utu. Ano ka na habang buhay, utu-utu. Bata pa siya, nakakatawa lang yung part na yun. Kasi parang, di ba, parang sabi niya nung bata pa siya, utu-utu na. Tapos kala ko bibigyan niya ng compliment sa dulo. Yung pala, nung bata pa siya, utu na. Pag edad na, utu-utu naman talaga. Parang ano, mocking, parang nang i-insulto talaga, ano, parang stages ng rap battles, di ba? Talagang etong part na itong mocking na. Utu-utu na, umidat, utu-utu pala talaga. Ikaw yata ang pala, imbento at puro ligaw na bara. Asintado daw siya, pero dalawang bala ang kanyang pinakawalan. Mas asintado ako kasi isang bala ko lang. Balik ko lang yung part na yun kasi napakabagsik nung part na yun. Kasi parang sinabi niya na si Smug dalawang kanta linabas para sagutin lang yung kanta niya dati, di ba? Na siya, isa lang yung linabas niya, pero apat ang tinamaan. So mas asintado siya, parang ganun, parang sharp shooter siya. Tapos si Smug, hindi masyadong magaling sa barilan. Yun ang pinalalabas niya, yun ang sinasabi ni Jyoti. Bakit mas asintado ako kasi isang bala ko lang. Apat agad ang tinamaan. Ayaw daw namin makipag-unite. Talaga ang corner mo. Kung ayaw namin, bakit tinanggap namin sorry mo? Totoo ba yun? Kasi sinasabi nila na ayaw makipag-unite ng Salbakuta or ng Donggalo, di ba? Kasi parang sa panig nung kabila, sinasabi na Donggalo may kasalanan, tapos Donggalo sinasabi na ano, pero sinasabi niya na nag-sorry sila Smug, tapos kung ayaw niya makipag-unite, edi dapat di tinanggap yung sorry niya. Wala ako doon, so hindi ko alam kung totoo yun or hindi, pero kung totoo yun, eh, ibang usapan yun, di ba? Pag-unite, talaga ang korne mo. Kung ayaw namin, bakit tinanggap namin sorry mo? At sa mga baguhan, sumali sa larong ito. Kung isang loob nila para sa mga tugalo. XP lang ang target, bigla kayong sumabit. Di kayo binabanggit, pero piling dawit. Dahil lang ha,
Rewind ko lang yung part na yan. Gusto ko yung part. Ito kung saan loob sila para sa mga tugalo. X bilang ang target, bigla kayong sumabit. X bilang ang target, pero bigla kayong sumabit. XB. Kaya, bakit ba hindi sumasagot si Kuriko? Asan ba yun? Hanapin ko, asan na ba yun? Dapat sumasagot yun kasi siya talaga tinitira. Hanapin ko lang yun. Kuriko, nandito ka ba? Kuriko! Be, hanapin mo nga si Kuriko. Saan ba nagtatawag yun? Be, pakihanap. Tingnan mo ako na doon, baka hindi ko lang nakita. Sigaw mo, tawagin mo, Kuriko. Tingnan mo dyan. Or baka... Tinawag mo ba? No. Hindi mo tinawag? Sa banyo. Sabi mo, Kurikong! Kurikong, nasa ka ba? Uto! Yun ang sinasabi ko kasi yun ang tinitira pero hindi sumasagot, di ba? Girlfriend ko. Anyways, tuloy natin. Para sa mga tugalo. XP lang ang target. Bigla kayong sumabit. Di kayo binabagit. Pero piling dawit. Hinuhukot daw si sister. Kung mali sa source, ha? Siguro sa siguro source nito yung may hawak ng laptop niya. Yung sarili niya. Source niya yung sarili niya. Ganon. Ang galing. Balik lang natin yung sandali. Maganda yun. Maganda yung... Daming minis yung artist. Si Bacha Hina Harvest. Kailangan yung mag garbage. Simpatsa ang hina-harvest. Simpatsa ang hina-harvest. Parang nanghihingi ng mga kakampi. Nagmamakaawa sa tao. Nanghihingi ng kakampi ng mga tao. Tapos, human garbage. Human garbage, ibig sabihin ng human garbage, parang, I mean, self-explanatory human garbage, di ba? Pero pag in-explain mo yung human garbage, ibig sabihin yung mga mababaho, kunwari, yung may tae na diaper o may ihi na diaper, yung mga tinatapon talaga sa basurahan, yun ang tinatawag na human garbage, yung mga tae, yung mga diapers. Ouch, sakit. Fuck you in the hardest. So in the terms of fuck you in the hardest, ibig sabihin nun yung napakalakas na kinakantot ka, na sumasakit yung buong katawan mo, yung alam mo yun, yung pag nakipag-ano ka sa babae na nasaktan yung babae na halos hindi makalakad, parang sinabi ni John na sa kanta na to, ganun yung ginawa niya kay Smug. Empty. Empty daw yung ano, yung mga banat ni Smug. Parang ano, maganda lang pakinggan pero walang dating. Parang ganun yung sinabi niya. Parang Christmas tree, ba? Ang ganda ng tignan, pero pag nawala na yung mga dekorasyon, wala nang dating. Meron ka, puro ka akin, dekorasyon, ilaman, meron ba? Mabilis ka lang, pero hindi ka magaling. Makulit ka lang, pero taina, walang dating. Ilabas mo ang mga taong pumupuyo sa'yo. Nang malaman natin kung sino umuuto sa'yo. Yung Donggala talagang hinahamon nila, no? Gusto nilang malaman kung sino yung mga naguutos or mga nagsasabi. Maglabasa na, parang hinahamon na talaga nila. Uto-uto, kanyang ka na habang buhay. Uto-uto, puro kayo buhat bangko. Doon kayo walang kupas. Wala ang tira mo para ba mukha ni Bonjing. Ang dami butas. Oh shit. What the? Hindi lang dami, no? Hindi lang dami. Ang dami, daming butas.
Pansin ang dami-dami-daming butas. Aminin mo man o hindi, sa sige iyak po nalatasan ka. Kaya di uubra ang isang tira, kaya ginawa mo siyang dalawa. Big down about one, na sige iyak. Dapat na sa pato ko, iyabit ang underdog. Yun din ba ang pato mo? Okay. So rinibat niya yun yung sinabi ni Smug dun sa ano, sa kanta niya, tapos dito binalik niya. Galing siguro si Joti pagdating sa mga rebuts. Talagang napakagaling niya mag-rebut. Ginawa niya yung puro positive na ginawa ni Smug dun sa kanta, ginawa niyang negative dito. Lahat ng sinabi ginawa niyang negative. Sobra. Iya, dapat na sa pato ko. Iya, with an underdog. Yun din ba ang pato mo? Okay lang makisilaw sa fanbase ni AE. Kesa naman tagahimot ng itlog ng XB. Kasi sabi ni Smug dun sa kanta niya, di ba? Na nakikisilong lang kayo sa fanbase ni AE, which is Andrew E. The King. Tapos, mas mabuti na daw na nakikisilong sa fanbase ni XE kesa naman tagahimod ng itlog ng XB. Kesa tagahimod ng itlog ng XB. Asan na ba yung XB? Bakit ba hindi sumasagot yung XB? Kanina ko pa hinahanap dun sa ano na yun. Tingnan mo, binuksan ko na nga yung pinto eh. Dito ba sila? Tingnan mo. Asan na ba yung mga yun? Sana naman sumagot, di mahanap. Pero maganda sana kung sumagot yung XB, no? Kasi sila yung talagang tinitira dito. Kesa naman tagahimot ang itlog ng XB. Mahirap gising yung natutulog-tulugan. Sila ang dinibis pero kayo ang nasututan. Tapos sasabihin nyo sila'y pinagsabihan. Kung nag-sorry, kanino nag-sorry sa inyo lang? Parang ganito. So sinasabi ni John, no, na kasi may kumakalat na mga balita na si Kurikong nag-apologize na daw. Eh galing to kay Joti, no, na hindi nag-apologize si Kurikong sa pagmumura niya, no? So tama nga naman. I mean, sabi niya kasi sa inyo nag-sorry eh, sa amin may kasalanan, bakit namin patatawarin, 'di ba? So parang sinasabi lang naman, simpleng-simple lang, kung gusto mong matapos yung gulo, pagsurihin mo si Kurikong, siguro tingnan natin kung anong mangyayari, 'di ba? Namuungkat ang isyo kesyo dati ganito. Uto-uto, alam na namin kung ano galawan mo. Wala nang body bag sa kalye ka iiwan. Nakasapit sa leeg, rapper na huwag tulara. Rewind ko lang yung part na. Ano galawan mo? Wala nang body bag sa kalye ka iiwan. Nakasapit sa leeg, rapper na huwag tulara. Parang kinumpir siya sa ano, parang kunwari may nasagasaan na matay. Alam mo 'yun, pag may namatay kasi dumarating yung mga ambulance, yung mga fire trucks, linalagyan ng body bag yung katawan para ano, ang sinasabi ni Joe, pag nangyari sa 'yon, hindi na uso yung body bag. Gagawin kang John Doe tapos sasabitan ka ng plaque na rapper na huwag tutularan. Balik natin. Wala nang body bag sa kalye ka iiwan. Nakasapit sa leeg, rapper na huwag tularan. Rebut din yun, by the way. Basag ka ba ikaw ay uto-uto? Tumatanda kang ikaw ay uto-uto. Habang sumatagal isa ay uto-uto. Anong ka na habang buhay uto-uto? Basag ka ba ikaw ay uto-uto? Tumatanda kang ikaw ay uto-uto. Simpleng-simple yung ano, yung
Oh, mag-service na kayo. Promise, babasahin namin. Sabay tawag ng bitch. Bitch. Sa end. Anyways, grabe yung rebuts, grabe yung kanta. Sabi ko na nga ba, kasi napakaraming request na i-review ko tong kanta na to. So, kailangan talagang gawin at hindi ka talaga madi-disappoint. Napaka-excited kung marinig yung sagot nila Smug, kung sasagot sila dito. I'm sure sasagot kasi si Smug magaling sa ano yan, 'di ba? Sa mga flip-top battle. So alam ko may laban 'yon. So very exciting yung labanan nila, napakaangas ng labanan. So eto na. Syempre may mga babatiin ako na mga bagong subscribers, dahil kung wala sa kanila, wala ring reaction video, 'di ba? So eto. Sporty23, Supermom, hi sa'yo. Rids, Jaeger. Kurt, Dionisio from Iligan City. Chuck Tibbs, maraming salamat sa'yo. Tristan Jays. Quis, Nocidio. Tobias Jason. Brother Louie. Ronald Balayan from Cagayan de Oro. Bobby. Nako, mukhang ma-murdering ko yung last name. Bobby Scadell, Street Vendor, Convenience Store, Magallanes, on the Street, Davao City. Clarissa Arubla, Ferdinand Apostol, Axel Cadondon, Puting Queso, maraming salamat sa iyo, Kap. Bagaboom Boom, Mark Owens Ramirez, Rainio Makabata, Matt Kapunfuerza. Sana hindi ko minorder yung mga last names nyo. Sa susunod na pag-review, sana naman marami pang maglabasan, para kasi nakaka-excite talaga nito, napakaganda nito para sa hip-hop culture sa Philippines na naglalabasan ng ganito. Basta sana wag lang matutuloy sa mga totoong away or patayan, kasi sa States, pag nagkakaroon ng mga diss tracks na ganyan, talagang nagpapatayan yung mga tao. So sana wag mangyari yung ganun. Sana ano lang, per skill, lyrical skills lang, at masaya mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Hbom, at sa susunod na video, magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat. Peace out. God bless.